Hello guys, welcome back to my channel. Okay, nauuso ang value investing. At may mga value investor na nagsasabi, bugok daw ang day trading. Bugok daw ang technical analysis. Value investor po ako. Anong tingin mo, Kuya John? Sagutin natin. Alright, welcome back. Ayan, tingnan natin, bugok ba ang technical analysis? Ayan. Alright, umpisa na natin, no? So una, sagutin muna natin, ano ba yung technical analysis? Ayan, no? It's a trading discipline na ang tinitingnan natin yung price and volume action, no? So yun yung tinitingnan, yung mga nag-chart. And based sa chart, ayan, they decide kung sasakay sila sa isang trade. So usually, tumitingin sila ng pattern kasi nga, ang theory kasi dyan, yung mga market participant, they act on information, no? Lalo-lalo na sa Pilipinas, minsan may mga insider information, no? Wala namang ganyang batas yata sa atin, eh, na may nakukulong sa insider information, eh. Ayan, so pag may mga nagli-leak na information, nag-a-act sa news, or nag-a-act sa mga information mga tao, ayun, may stock na lumilipad. At yan ang inaabangan ng mga nagte-technical analysis. Yung pattern, inaabangan nila kung paangat na, kung palipad na isang stocks, sasakay sila. Okay, so hindi nila pinag-aaralan yung business, but they just look at the price and volume action, yung patterns. Ayan, no? Okay, so mga experts sa technical analysis, paki-correct na lang kung mali ako, pero ito yung intindi ko, ano po? Alright, ayan. Pero sa value investing naman, ito, masasagot ko po ito, okay? Kasi value investor ako at matagal na po akong nag-aaral nito, no? So sa value investing, or kami, mas dominant sa amin talaga, ano, yung fundamental analysis. Guys, hindi lang kami nag-aaral ng business. Actually, pinipredict din namin ang price movement. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng valuation. Ayan, we buy stocks kapag sila ay mura. Kasi alam namin, pag ang isang stock ay nabili mo ng mura, magkakaroon ng tinatawag na mean reversion. Ibig sabihin, babalik siya sa tama niyang price, which is mas mahal kasi nabili mo ng mura. Kumbaga sa sibuyas, nabili mo ng 10 piso, 1 kilo, mura. And alam mo, in the future, tataas yun. Kaya mag-iimbak ka ng sibuyas kapag mura. So parang ganun ang theory niya, no? Kaya lang sa value investing, we gave up on the idea on when. Hindi namin alam kung kailan tataas. Basta alam namin, tataas siya. Alright, ayan. So, meron ako mga, at least sa my circle of friends, ayan, no? May mga ngilan-ngilan tayong kakilala, and karamihan sa kanila, talagang technical analysis ang kanilang ginagawa dito sa Pilipinas. Konti lang naman yung mga friends ko, no? And tinanong ko yung karamihan sa kanila, and ranging from 5 to 10 years experience yung mga kaibigan ko na nakausap ko. Alright, and ito yung karamihan na nangyayari sa kanila, no? Marami po sa kanila, at least, no, sa mga kakilala ko, ah, hindi ko nila lahat po ito, hindi ko lang makikilala lahat, no? Marami po sa kanila, halos break even lang or small lang yung gains. And may mga kaibigan po ko na after 5 years or so, nag-quit na po sila. Nag-quit na po sila sa trading. Eh, mga kaibigan ko po na to, no? Yung mga patterns kabisado na pag nakita nila, wala na nga analysis, eh. As in talagang ano na, second nature na sa kanila. Pero after some time, nag-quit na po sila. Alright? Ayan. Pero, pag-usapan natin muna yung pros. No? Ano nagugustuhan ko sa technical analysis? Ano nagugustuhan ko sa technical analysis? Madalas, if you are into this, no, trading, day trading, ganyan, madalas you are in cash. So, pag you are in cash, medyo safe ka, no? Ibig sabihin, hindi ka kasi exposed, wala kang market exposure. So, safe ka, and mapasok ka lang sa position kung nakikita mong pataas na. So, it's either wala kang loss or pataas na. So, ito yung maganda talaga sa technical analysis, sa day trading. Ayan. Ayan. Pero yung cons naman na nakikita ko na madalas na nangyayari sa mga kaibigan ko ay bigla sila naiipit. Ayun. Kasi minsan, ayun, no, pag sakay nila,
Ayun, minsan biglang kumakambyo, bumabagsak, naiipit ngayon. Minsan hindi sila maka-exit. Ayan. So, kasi ang problema, pagbagsak, yun, hindi ka kasi protected by value. Yun, lalo na yung iba, kahit na may losses na, hindi nila inaalis yung position, nag-aantay sila mag-rebound. Ayun, no? And minsan, ayaw mag-rebound, ayaw nang bumalik. Kasi nga, hindi ka protected by value. Kasi sa value investing, ayan, no? Yung protection mo kasi is value. Kung alam mo mahalaga yung stock kesa doon sa price niya, alam mo, in the future, tataas siya. Alright. Ayan. Yun. Ang tanong, Kuya John, may kakilala ka ba nagte-technical analysis na successful? Meron po. Meron. Ayan. Pero ito yung case nila. Sobrang selective. Hindi po sila madalas mag-trade. Hindi po araw-araw, hindi po linggo-linggo, namimili lang sila. Pag ang lahat ng bituin sa langit ay nag-align. Ayan, tsaka pa lang sila pumapasok. Hindi sila pasok ng pasok. Guys, yun yung mga kakilala ko na successful sa kanilang day trading, sa kanilang technical analysis. Although naturingan silang day trader, hindi talaga sila araw-araw nagtitrade. Kasi hindi naman lagi may magandang opportunity. Alright. Ayan. Ngayon, pasok muna tayo sa value investing, no? Bago natin sagutin. Guys, value investor po ako. Pero ang masasabi ko, minsan ang value investing ay bugok din. Bugok din, no? Ayan. Bakit? Ayan. Kasi, ayan, no? Mga value investor na hindi marunong ng technical analysis, madalas, no, minsan naiipit sa price na pabagsak. Kaya minsan, tumatagal kami sa posisyon na hindi dapat. Ako, nag-guilty po ako dito. Madalas, hindi po madalas, no, minsan, may mga ganyan ako, may posisyon ako na sana. Hindi naman umabot ng 4 taon, 5 taon, pero umabot ng ganun eh. Eh kasi wala, bugok din. O yun, tama ka, pero mali ka pa rin. Ayan. Ayan. So, ang nagiging problema namin, mas matagal natutulog yung pera. Kasi guys, iba ang situation sa US tsaka sa Pilipinas. Sa US po kasi, si Warren Buffett, buy and hold forever. Ang iniiwasan po kasi ni Warren Buffett, ang laki-laki po kasi ng tax doon sa capital gain. So, ako hindi ako nagkakamali, around 40% yata eh. Or so, no? Around that ballpark figure. Ang tax mo sa capital gains. Isipin mo kung nabili ni Warren Buffett ng 10 piso, naging 100 na, so nag-gain siya ng 90 pesos, magta-tax ka ngayon ng 40% doon. Ang sakit. Pero sa Pilipinas kasi, since walang capital gains, pwede tayo mag-practice ng value investing na hindi buy and hold forever. Pwede tayo mag-in and out din ng position din. So usually, 2 to 3 years na kukuha na natin yung full value. Pero yun nga, pag bugok tayo kasi nga, no, wala tayo alam sa technical analysis, naiipit din tayo na tumatagal. Kesa naililipat mo sa ibang opportunity na mas maganda kung nagba-value investing ka, ayun din, minsan nakakatulog ang pera. Ayan, kasi minsan maganda, nililipat-lipat mo rin eh. Kasi minsan nakuha mo na yung full value ng isang investment mo, nilipat mo na sa iba, di ba? Na paangat din. Ayan, alright. So in conclusion, para sa akin, parehas po na ang technical analysis at fundamental analysis, parehas po na bugok yan. Parehas po na bugok if tira ka ng tira at hindi ka selective. Kung mabilis kang pumasok, invest ka na invest, pasok ka ng pasok, buy ka ng buy agad. Parehas po na bugok yan. Alright. Ayun. Ang name of the game ay dapat pihikan po tayo regardless kung ano yung style natin. Kay technical tayo, kay fundamental, dapat pihikan po tayo. Dapat mapili po tayo. Guys, i-check nyo po yung video ko on Jowa Investing. Ayan, diniscuss ko po yan paano maging pihikan. Alright, ano pa? Bugok po yan kung 100% ka sa isa. Kung 100% ka na technical, 100% ka na fundamental, medyo may problema po yan. Bakit? Ayan, no? Ako kasi, I respect technical analysis. Nire-respeto ko po. Tama po yan. Goods po yan. I respect fundamental analysis. Of course.
Ayan. Pero ang the best mo kasi, yung mixture of both worlds. Ayan. Alright. So, para po sa akin, no, ang maganda po ay maging dominant ka lang sa isa. Of course, hindi po tayo pwedeng 50-50. Maging dominant ka sa isa. Either technical dominant ka, haluan mo naman ng konting fundamental. Aral ka ng konting business. Okay? O, kung fundamental ka naman, value investor ka, lugyan mo ng konting technical para hindi mo nasasalo yung mga binibil mo. Yung tinatawag nila na falling knife. Yan, victim tayo dyan, di ba? Ayan. Kasi, hubad ka. Hubad ka kung wala yung isa. Kailangan po natin parehas yan. Ako po, kahit na value investor po ako, pinipilit ko rin po mag-aral ng technical analysis. Alright. And always, always, always be selective bago po tayo pumasok sa kahit anong posisyon. Alright. Pero okay, no? Dito ko po tatapusin ito. Sa akin lang po, no? Bakit po ako kasi nakafocus sa fundamentals? Kasi po, guys, hindi po lahat ng bagay tungkol sa pera. Pagdating po sa investing, yung profits po kasi is just a secondary goal for me. May iba pa po ko talagang goal, no? Pinakamalaking nagpo-push talaga sa akin, kaya ako nag-i-invest, kaya ako nagpo-fundamental analysis, is gusto ko talaga matuto na business. Yun talaga. Yun talaga, no? Nag-i-enjoy ako na mag-aral ng business. Actually, kahit itong YouTube po na ito, hindi po pera. Ang goal ko po dito, ano po kikitain ko dito? Wala naman po akong viewer, kakarampot lang po. May iba po, pila po kayo. Okay, and inaral ko na rin po yung mga sikat. Yung pinakasikat na na YouTuber na nag-discuss ng stock sa Pilipinas. O konti lang din ng subscriber. So, wala, barya-barya lang po ito kung maging profitable man po ito. Pero hindi nga rin po yun ang goal ko dito sa YouTube po na ito. Ako po kasi gusto ko lang matuto ng business. Gusto ko may kadaldalan. Kaya lang sa circle of friends ko, konti lang ang kadaldalan ko sa stocks, sa business. Kaya kayo na lang ang dinadaldal ko. At sana mag-comment po kayo para may matutunan din po ako sa inyo. Kung may correction kayo, may mga mali ako, ay di sabihin niyo po para matuto po ako. Kasi dyan po talaga excited. At yan ang reason kung bakit po natin ginagawa ito. Alright. Ayan, disclaimer. Hindi po ako financial advisor. Ako po isang IT person. Ayan, wala po akong degree sa business, sa finance, or whatever. Please do your own research bago po kayo mag-invest. At inaaya ko po kayo mag-subscribe, like, share, notification bell. Ayan, kung may tanong, mag-comment. Wag po mahihiya, mabait po ako. Okay. With that, binabati ko po kayo ng happy investing, guys. Bye-bye!